everyone. Welcome back to the Fandesals podcast. Yes. And for the first time, we're recording together. Woohoo! Special kasi episode 10 na kami. Yes, 10. Lapit na. Magpakilala muna tayo. Ay, I'm sorry, everyone. Hi, I'm Claire. Hi, I'm Judy. Welcome back. Welcome back sa aming podcast. Sorry, mas magulo kami ngayon kasi magkasama kami for the first time. Oo. Ang topic natin, kasi, di ba, Fandesals nga kung saan tayo fans of, di ba? Sa Pilipinas ba? Kasi sabi mo nga, it's more fun in the Philippines. Yes! So, sa lahat ng places na napuntahan mo sa Pilipinas, ano yung mga favorite mo? Ay, maganda yan. Gusto ko yan. Share-share tayo yan. Share-share, yes. Pero ano, ako, ano, maagang disclaimer, I have not been to a lot of places in the Philippines. Ewan ko ba? Kung bakit? Marami na rin naman, pero ang dami kasi nating islands. Correct. Oo. Pero yun, may mga favorites ako. So, sige, discuss natin in this episode. Oh, so, halimbawa, sa mga favorites mo, alin yung talagang pinaka-memorable sa'yo? Memorable ay, ano, tatlo siya, pero, ano nga yun eh, BBB. Pero number one talaga sa list ko ay Baguio. Oo. So, ilang beses ka na nakapunta ng Baguio? Naku, hindi ko na mabilang. May mga dati family, tapos sa school, tapos nagtrabaho. Tapos may mga, memorable siya sa akin kasi ano, yan yung una kong natutunan na inarte moments. Pupunta ako, basta meron akong isang one memorable trip sa Baguio dahil yan yung dati, meron akong mga pa-crush-crush na ganyan. Na, alam mo yung parang na-obsess ako dun sa ano, yung I have to find myself. Ganyan. Na doon ko natutunan yung, oh, punta ka ng Victory. Tapos, wala kang ticket. Sabihin nila, oh, yung next available na ticket, 11:30 na ng gabi. Kagrab mo yon. Tapos, pipila ka ng alas 6. What? Ng gabi. Mag-iintay ka ng chance. Kasi, di ba, may mga chance passenger. Uh-oh. Usually, yun, laging dulo. So, yon. Tapos, sasabihin mo, ah, 11:30 po ako, magcha-chance ako ng alas 6. Babayad ka lang ng extra 50 pesos. Sige, doon ka na sa likod. Wala ka lang choice, mamili ng upuan. Kasi, ang ibig sabihin na parang desperada ka nang umalis. So, it always works. Kasi mag-isa lang ako, magmadaling hanapan ng upuan. Baguio talaga, mag-isa? Oo. Ginawa ko yun isang beses at nagsinungaling ako sa nanay ko. Sabi ko, ay, kasama ko yung ano, best friend ko sa opisina. Pero, hindi ko naman nahanap yung sarili ko, natulog lang ako. Pero, hindi, memorable siya talaga dahil, ano, parang yung siya yung default na lugar. Pag ito na, bagay tayo, at take note ha, majority na punta ko sa Baguio, hindi kami nagko-commute. Bus talaga. Road trip talaga na. Parang mas ano, mas confident ako sa mga bus. At ang biyahe nga namin nang yung drive lang ng bus, official trip. Pero mas tiwala ako na nagbo-bus papuntang Baguio. Sa nagda-drive. Oto ngayon sabi nga nila, caring-carry na kasi di ang ikli-ikli. Oo, maganda na yung daan. Mahal mo from 8 hours, 4 hours, sa Baguio ko na ngayon. Oo, totoo. So, yun ang ano ko, isa dun sa tatlo, ikaw. Ako kasi, nakapunta na ako ng Baguio, pero twice lang. Yung isa nung bata ako, tapos yung isa nag-work na ako. Mm-hmm. Ang hindi ko talaga makalimutan dyan yung travel time talaga. Tsaka ito kasi, let's sumaris yung ano, ito yung trip to Baguio na nung nag-work na ako, na kinukwento ko sa yung umabot kami ng Ilocos kasi nagkamali kami na liko. Hindi kayo kumanan. Nagkamali kami, tapos pagtiting namin, parang vegan na pala. Parang, oh my God. So yun. Oh my God! Ang layo nun! So nakarating kami ng vegan. So nakatravel ako sa vegan na hindi ko sinasadya. Sayang pala, sana doon na lang kami numerecho para nakapaggala na rin kami, di ba? Kaya nga! Saan ang ginawa nyo? So bumalik kami. Siyempre, sisisi namin yung driver. Parang siya lang may kasalanan at dadaldal namin lahat sa sasakyan. Question! Kasi, ano siya, La Union kasi muna bago ka mag-Ilocos. So, hindi niya napansin. Kasi ang dadaldal namin sa sasakyan. Yung chikahan, kaya. At saka ito yata yung time na wala pa, parang, yung hindi pa uso yung ways. Hindi pa, wala pa. So, anong nagsabi sa inyo? Parang wala tayo sa bago. Arco. Parang, oh shit, Ilocos na to. Kaya pala sabi ko, ang tagal-tagal lumpiyan. Oh my God. So yun, na-inkarnas na ba sa vegan mo, kapag ganda naman yung very little na nakita ko. Kaya lang, syempre, ang reservation namin kasi sa Baguio. Sa Baguio? Ang kulit! Oh my God, isasaya nga ng gasolina. Buti hindi pa mahal yung gasolina. Oh. Pag ganyan yun, nagmumurahan na kami sa pagbabayad ng gasolina. Natawa ako dun sa arko. Arko talaga, literal. Yung mga welcome to vegan. Mag-wisit. Parang madadaanan pa lang sa pagpunta sa Baguio.
Yun. Pero ako talaga, ang pinaka-memorable sa akin na ano ko, tsaka favorite ko, Tagaytay. Yes. Kasi laki ako sa Las Piñas. So, malayo, yung parang malayo na rin. Oo, yung, di ba, pag mga taga-South, ang hilig, Tagaytay, okay. Ganyan. Mm-hmm. So yun, bata pa lang ako, mahilig kami, pupunta kami sa Taal Vista. Yes. Siyempre yung view, yung ganyan. Kasi wala pa naman yung mga ibang ngayon, di ba? Oo, wala pa. Wala pa yung mga uso. Doon ka pa lang makakakita ng view ng Taal. Correct. Tapos mushroom burger. Mushroom burger! Yun, yung mga ganyan. Palas in the sky. Correct. Palas in ganyan. Hanggang sa tumanda na ako, na yun, na-develop na siya, ganyan. So, ang dami ng paninggalaan. Mm-hmm. So, every time na may chance kami, dito kami nag-overnight, nag-staycation, ganyan. Oh. Kami ng family ko. Ay, nabanggit mo dito. Kasi? Ay, sorry, kasi nandito kami. Nandito kami sa Tagaytay. So, social kami ngayon. Naka-staycation kami. Naka-staycation kami ngayon. So, yun yung favorite ko. Actually, medyo nakakalungkot din na maraming na-develop. Maganda kasi maraming nakaka-appreciate. Pero, oo, nasisira din yung, ano eh, yung magic niya na parang... Totoo. Actually, ano din eh, lumaki din kasi ako sa, as you know, lumaki ako sa Imus, di ba? So, mm-hmm. Ganun din, yung parang maikling trip lang din talaga siya. Mm-hmm. Na nakakapunta dito. Dati yun eh, di ba, yung pagtumanaw pa. Ngayon, medyo... Ngayon kasi ang dami ng... Pupabuilding ano, na. Oo. Na yun nga, hindi naman tayong anti-development. Kaya lang parang, nakakalungkot lang. Kasi tulad before, super lamig talaga. Pero ngayon, hindi na masyado. Oo nga eh. Siguro lang marami nang ang tao, marami nang development, marami nang yun. Kaya kasad lang. Galing no, unang dalawang paborito natin ay yung ano, yung medyo ibang klima. Oh, actually, napaghahalata. Ito talaga, hindi tayo. Gusto malamig. Gusto natin ng malamig. Eh, siguro nga factor yun, no? Kaya tayo maalis. Saan po malamig? Ako yun, I just came from Baguio eh. Parang ayoko nang bumalik. I mean, yun, parang gusto kong mag-rent. Kaya ako dito nang, yun naman, ano, pareho din yung sentiment mo. Na parang nangyari na din sa Tagaytay. Ang dami na din. Ayun nga, hindi ka naman, ano, hindi naman siya talaga totally nakakalungkot kasi nga mas dumami yung options. Oo, yun nga. Oo, eh. Like ngayon yung mga B&B ang dami. Parang masaya din naman, di ba? Kaya ngayon parang isip mo parang wala, mamaya kaya ako dito ng ano, kahit isang buwan kasi kaya lang minsan parang, di ba, parang masyado na rin maraming tao. Totoo. Yun nga yung ano nila, sinasabi nila na ano, okay magbiyahe tapos mararamdaman mo na traffic na talaga siya pagpapasok ka na ng Baguio City. So, ano pa yung isang B? Ang isang B ko ay Bacolod. Ako, alam mo yun, yung gusto kong punta pero never pa akong pumunta. Ako, ano, pero ito, hindi naman siya matagal na. Pero parang na in love talaga ako sa place. First time kong pumunta doon ay dahil sa Ascals. Ah, oo, it's a game. June yun, pag Independence, ano, tapos isa sa mga friends natin nag-invite kasi nga, nag-game sila doon. Oo. Eh, syempre isang gabi lang naman yung game, tapos parang sayang naman kung go-overnight ka lang, di ba? Mm-hmm. Ay, pera. So, that's why parang may nag-host naman na sige, ikot namin kayo. Eh, ang Bacolods noon for kainan talaga. Oh my God, sarap na pagkain sa Bacolod. Di ba may sarap, may masarap daw na cake pa? Cake or something? Or, Kaleya. Ayun. Yeah. Lagi ko narinig. Siyempre, ang manok, di ba talagang may isang row sila doon nakainan ng manok. Pero, ewan ko, sobra ako na-fascinate sa kanya na nakailang balik ba ako doon. Nasama ko pa doon yung mom ko. Yun na yung nakapunta na ako. At least may gagala mo talaga. May gagala ko na siya, ma'am. Ay, yun. Happy talaga ako. Tapos ito pa, very special siya kasi ano, meron ako naging super crush noon. Like, 4-5. Oh my God, kung ilang taong ko siyang crush. Mm-hmm. Na isang beses ko lang na date. Oy, trivia. We are taping this before the elections, ano. So, yung tumatakbong ano, si Luke Espiritu, attorney, kamukha mo yun. Sabihin ko sa kanya. Oo. So, hindi, wala naman. Okay naman na kami ngayon, I hope. Yun, taga doon kasi siya. So, yun, tsaka yung time na yun, parang feeling ko, oh my God, talagang meant siguro na ma-love ko tong place. Na-love ko yung place bago ko siya naging crush. Mm-hmm. Eh, syempre, alam ko siya na-love nung crush ko na tao. Ito kasi parang, oh my God, talagang buka ko, ano, talagang doon ako meant to M&M. Nag-birthday ako doon mag-isa. Oh my God! Oo! Ganun mo kamahal yung Bacolod. Ganun mo siya kamahal. Hindi naman ako na, ano, naghahalap lang ako doon ng mayamang asyendero. Tsare! Wala ko nakita. Madalas kumapunta ng maganda yung memories ko, Cebu. Yes! Ako, well, hindi siya baby, pero ako din. Cebu. Sa Mactan kami nag-stay, usually, anong Shangri-La? So, Sean, I haven't been. Ay, hindi, nakapag-Bacta na ba ako? Oo, oh, pero hindi mga ganyan levels. Go! Yeah, kasi sinama lang naman ako ng cousin ko. Parang may vacation siya with her friends. Puro sila taga-States. Tapos kasama ko lang silang
sinama niya lang ako kasi sabi niya, oh, you deserve a vacation, kaya you just go with me. Love it. So sumama ako. Saya kasi may malaking room kami, tapos sama-sama lang kaming lahat mm-hmm. doon. Tapos pag magagala kami sa labas, syempre yung service lang nung shanghai lahat niya. Tis yun, ang saya-saya lang talaga ng mga memories ko doon. Pero yun yung pinakamasaya, tapos yung nagagala kami iba-ibang restaurant, nagano kami ng Italian, tapos nagano kami ng Korean, yung mga iba-ibang food. Tapos punta kami ng temple, mga ganyan. Sarap. Ako yung Cebu ko, ano, gusto ko din siya, dumating din ako sa point na ano, kasi ako kasi minsan may gano'n, hindi naman minsan, actually lagi. Kung pumunta ako sa isang bagong lugar, lagi ko siyang gine-gauge kung gusto ko bang gugustuhin ko bang gumira dito. Kapag hindi ko siya na-feel, parang it's okay, parang na-happy pa rin ako sa mga lugar. Bihira akong ma-feel yun. Na-feel ko siya sa Cebu. Pero nakapunta ako ng Cebu, ano ni, work, ano na. Ako, nag-work na rin ako, nakapunta ako ng Cebu. Work na, sin outreach pa yon. Tapos birthday ko din, sinulog. Kasi birthday ko January. Sinulog, so sabi ko doon sa ano sa office, maglilive ako after nung outreach namin. Didiretso ko yung sinulog. Tapos yung may mga friends naman ako na, ano, na sumalo. These are like my Korean friends. So throwback doon sa ano, first episode. Yun, so sila yung parang nag-ikot. Kasi Cebuano sila. So, ayun, sobra akong na-enjoy. Kasi I think, ano, maano ko kasi Leche Mars, yung gusto ko yung mix ng parang city, parang cosmopolitan din siya. Oh, yung mix niya, maganda. And yet, hindi siya yung super modern, parang Manila. Correct. Parang ma-feel mo pa rin, ah, wala lang ako sa Manila, pero yung amenities, yung tsaka, ewan ko kung na-experience mo, pero ewan ko sa akin, ang experience ko sa mga Cebuano, parang sobrang nice nila lahat. Actually, oo, no? Oo, ganun. Diba? Pag nasa Manila, nababanggain ka. Bala sa buhay mo. Excuse me. Yung mga tipong ganyan, dito ang polite nila. Jungle na. Oo. Yun. Kaya nagustuhan ko siya. Kaya kahit nakailang balik na ako, gusto ko talaga yung Cebu. Kasi yung pa rin. Ewan ko na lang punta kayo sa top hill ba yun? Yung hindi ako nakapagpagod. Ang ganda yung view. Ang ganda-ganda ng view. Sa city lang ako, tapos ano, doon ako pag ganyan ako kasi yung friend ko, dinala niya ako doon sa ano, may hotel doon eh, sa may ano, Puente Osmeña ba yun, basta yung Crown, ano, so parang may ano doon, yung maglalakad ka, tapos yung makikita mo yung sobrang taas, ayun, tinreat lang niya ako doon kasi birthday ko, yung may certificate ka kapag natapos ka, nanong kasi sa tuktok. Well, yun, sarap din ang pagkain. Correct. Yun, sarap. Okay. Lalo na ngayon, my God, nakita mo pa sa photos yung bago nilang airport. Oh my God, ang ganda. Gusto ko nga siya ma-experience. Diba? Tara, pagunta na rin Cebu. Mag-record tayo sa Cebu. Why not? Season 3 sa Cebu. Oh, sige. Ang grabe, nakikita ko ba lang sa photos? Parang ano, ang world class. Oh my gosh. No? Kaya... O, teka yeah, lang. Kasama din. Ano pa yung isang beam? Ang isang beam ko ay Boracay. Nakakatawa to kasi, ano, napuntahan ko naman to. Natutrabaho na din ako. Tsaka, ano, hindi siya yung matagal na. Mm-hmm. Dumating ka sa point na, ano, na parang ang dami ko nang kilala na, no, nakapunta na. O, tapos sabi, hindi ka ba nakakapag-Boracay? Mga sabi ko ba, regimental? So, yun. Pero nung nakapunta ka ng once, ayun, nung nagkaroon naman ng pagkakataon. Yun naman, ano, yun ang talagang pumupunta ko doon kasi yun ang tunay na rest talaga. Oo. Tapos wala akong ibang ginagawang bago. Mm-hmm. I mean, I always travel with friends, with my best friends. Pero yung wala kang ginagawang bago, datating ko lang doon, alam mo lang kung saan yung kakainan mo. Oo. Pahinga ka lang. Oo. Na-rest lang talaga. Tapos ano to sa totoo lang, ano. Siyempre nakapunta na rin ako sa ibang chest naman, sa ibang bansa. Hindi ko na lang ma-mention kung saan. Pero, you will all, talaglag ko maganda rin naisip yung parang, wala kayong sinabi sa Boracay. Well, Palawan and Boracay talaga, wala. Parang move over. Mm-hmm. Kaya lang, sir, ano talaga? Kaya messy, kahit ang dami ng seaweeds, ang dami ng lumot, no, ganda na talaga. Tsaka ano, ewan ko, siguro mamaya ko na rin, nabanggit mo siya kanina eh, pero parang yun ang ating takeaway na. It's kasi the memories din. Oo, na feel mo while you were there. Mm-hmm. Minsan it's not, sabi ko marami naman mas magandang lugar dyan, pero hindi iba kasi. Yung experience mo kasi doon iba, kaya to parang lalong tumatatak yung place. Yes, nakatatak na tipo. Kahit ano sabihin niya na meron ng mas maganda, mm-hmm. hindi, ito pa. Nakapunta na rin ako ng Boracay, pero ano ko, nung nauso siya, kasi di ba kinakwento ko sa iyo, pag sa TV nga, pag nauso siya, ayoko lalo. So ganun, yung sa Boracay na lahat pumupunta, ayoko nga, parang ayoko pumunta doon. Actually, yun naman din, pag sobrang dami, na parang nagka-event na like ito yung La Boracay. Actually, pumunta din pala ako ng Boracay soon. Pero iniwasan, minsan iiwasan mo na, pero ako, ano eh, not because maano din ako sa crowd, but because matanda na ako talaga, hindi ko na carry yung mga ano, yung mga madami ang crowd na ganyan. Kasi nandun ka talaga to, ihinga lang ako.
sa sandali. Yung sa akin kasi, nung napunta naman ako doon, napilitan na lang ako dahil work. Yung may kailangan. Ang sarap naman ng work mo. Kasi sa kanadadala, my gosh. And then kasi may pumunta nga kaming office na pinapatour kami doon sa office nila and the office is in Boracay. So, di doon kami nagpunta. Kasi di syempre, kasi nga, yung, ayoko nga ng crowded, di ba? Medyo ano rin ako sa crowds. Mm-hmm. So, na-enjoy ko lang yung Boracay. Nung, although, itinour din naman kami during the day and ano. Hindi ko siya masyado na-enjoy kasi nga maano nga ako sa dami ng tao. Ginawa ko the following day, nung day na aalis kami, I woke up at around 5 a.m. Tapos lumabas naglakad lang ako. From station, ano, to, ano, dulo to dulo. Dulo to dulo, yes. Tapos inantay ko lang na sumikat yung araw. Oh, feeling romantic. Diba? Inantay ko lang sumikat yung araw na parang lakad lang ako. Pagpunta ko doon, parang umupo lang ako doon sa beach. Parang, oh nga, ganda nga. Parang gano'n. Pero mas na-appreciate ko siya nung walang tao. Oo. Yun. Solitude talaga. No, pero ang mas gusto ko actually, ganda, di ba nagaganda ka nga sa Boracay, kayo one of the best. Ganda din ako yung sa Bohol. Panglao ba yun? Panglao. Ah, sa Panglao, yes, oo. Yung talaga doon ako mas, ewan ko, mas nagustuhan ko yung beach ng Panglao. Maganda ang Boracay, pero parang gusto ko rin yung Panglao. I've been there, pero hindi ko ma-Panglao. At so, syempre, kasama na yung tour ng ano. Tapos yung mga tour na mga, yung sa river ba yun? Sa river, tapos yung sa cave na yung... Hindi ako nag-cave. Yung hinagdanan ba yun? Hinagdanan, yung underground na ano. Yun, yung pwede ka rin daw mag-swim doon sa ganun. Kaya lang hindi kami nag-swim. Kasi hindi naman kami prepared na may ganun pala. Hindi ako nag-ganun. Tsaka yung may mga tarshier. Yung mga ganyan. Yung mga sa beach, tsaka sa... Uy, nakahapa nga ako nun yung pala, bawal pala hawakan. Yung totoo, ganun ako katagal galing ng Bohol na ano, allowed pa siyang ganyan, yung magpo-post kayong dalawa. Uh-oh. Ay, hindi, ang ano ko pala, ang marker ko nung huling punta ko sa Bohol, kasi diba nagkaroon din ng malaking earthquake. Ako, before the earthquake. Ako din before the earthquake eh. So parang marami daw yata doon ng mga simbahan na ngayon nawala na. Actually, isang nagustuhan kong simbahan doon, isa siya doon sa mga pinaka nasira. Kaya hinayang na hinayang ako, diba? Parang nalungkot ako kasi ang ganda-ganda ng church. Tapos, itong pandemic na kwento nga lang siya sa akin nung friend ko kasi pumunta siya ng boyfriend niya, sila ng boyfriend niya. But ano na to, after the pandemic, di ba yung, ewan ko, yung river cruise doon sa ano, di ba? No. May mga kasabay kayo, di ba? As in, na, kasi big group, big group kasi kayo. So kami talaga kasi pag yun. Wala, iba usually, kunyari, may makakalong iba. Kayo, oh. Diba, iba lang kay table, tapos may entertainment. Ito, nung pumunta daw sila, bilang nagre-recover pa lang kasi, dalawa lang doon talaga sila dun sa buka. Tapos, the entire, ano, yung production pa rin, kung paano yung nag-aaral. Tapos sila na dahil nagsasabi na, so okay nice. Na, huwag na kayong pumunta. Siguro parang hindi, nandito naman kami. Tsaka yun talaga yung gagawin nila. Yun talaga yung ano nila. Tsaka baka na-awkward din sila kung wala silang gagawin. Kasi imagine mo, nagaganong ka lang doon. Titigal lang kayo. Titigal lang kayo, ang dami nila doon. Kasi diba before, nagsasayaw pa yung mga. Oo, diba? Kasi sabi, anong tatayo lang kami dito? Tapos may nakasalumog daw sila na nabangka, na dalawa lang din. Teka, well, pero ngayon sana, makaano na, balik na ulit sa, I mean, slowly makarecover. Kasi, yun naman yun, yung fun. So, may mga iba ka pa bang place other than the tattoo? Ano pa ba ang mga tumatatak sa akin? Well, tumatak ay ano, Mount Pulag. Nabanggit ko na ba yun? Oo, nakwento mo yun na sa isang episode. Oo, na, well, twice akong nakapunta doon. Siguro kasi dahil hindi naman nga ako physical na tao, di ba? So, yun, it's an ano, it's a feat. It's the second highest peak. Hala, in the Philippines ba? Or in Luzon? Hindi ko alam. Basta mataas siya. Ang tagal niyang lakarin. Tapos di ba yung joke ko nga na nabanggit ko to nung last, ano, a few episodes ago, di ba, na sobrang lamig kasi January na. Feeling ko mamamatay ako. Yung date of birth ko tsaka date of death makapareho. Diyos ko. Yun, memorable siya if only for that. Na tipong, habang ginagawa ko, yung parang talagang, yung halfway ko, parang, babalik, gusto ko lang bumalik. Ayoko na. Pero pag bumaba, parang wala, nagawa ako yan. Achievement. At twice kong nagawa. Parang ayun. Tsaka yung Sagada din. Ay, may kukwento pala ako dun sa Sagada. Ito, the usual, malayo din. Sagada, cave din yun eh. Ano, yung dun muna ako sa nakakatawa. Kasi meron dun na ano, na, sobrang dulo na talaga siya ng cave. Tapos, yung meron dun parang maliit na huli, pasok mo yung katawan mo. Tapos kasi maganda naman siya to ano. Tapos sinabihan talaga kami nung ano, meron lang kami isang kasama na nakapasok sa loob. Sinabihan talaga kami, ay hindi kayo kakashless. So kami parang, ay didisig ka, nagagano'n na lang kami dun sa tubig. Parang, wala na tayong time para ma-offend. Kasi parang, oo nga, mali.
maliit, maliit talaga. Yung kasama namin na isa na nakalusot, she's fit kasi ano, medyo sporty yun eh. Tapos na-petite talaga siya, tapos adventurous pa. So hindi siya yung parang takot-takot. Ayun, siya yung nakalusot. Kami na iniwan lang, sige, picture lang kami dito. At meron ako kasi hindi nakalimutan na doon. I very rarely ano tell this story kasi nakikripihan ako. Kasi may lahat pagbababa ka doon, may mga naka-assign sa inyong guide, may mga lamp lang kayo. Kasi ano nila yan eh. Bida-bida ang lola mo. Pabalik na, bakit na kami sa ground, ganyan. Bakit? Tapos, lagi siya nagsasabi, intayin niyo ako. Eh, kaya lang, syempre, kunyari, isang tao assign sa kanya tatlo. So, ganun, sabi niya, intayin niyo ako kasi iaabutin niya yung isa. Kasi madulas. Meron talaga doon na isang, ano, hawak niya yung ilaw. So, hawak niya yung ilaw, ako yung unang umakyat. Lagi siya sabi niya, intayin niyo ako gumaganon. So, sabi ko, ano ba, kuya, paulit-ulit, intayin niyo ako. Mabuti nakinig ako sa kanya kasi kung hindi ko siya hinantay, the next step ay abisbe. Oh my God! Oo. Kaya parang kinilamutan din ako nung kaya talaga nakatayo lang ako. Siguro alam niya yon na tipong, kasi parang yun yung next logical step, yung pag-akyat mo, kasi feeling mo dire-diretso. Mm-hmm. Kaya pala siya paulit-ulit nun, intayin niyo, kasi alam niya siguro. Each time na maaalala ko, parang kinikilabutan talaga na, see, na tama pala yung ano na... Dapat makikinig ka rin talaga. Nakinig pala talaga ako, kasi kung hindi ako nakinig sa kanya na, nintay ko na lang kayo sa taas, ganyan, goodbye. Oh my God. Ayun, kaya memorable din sa kanya. Pero ang dami ko ding hindi napuntahan nun eh, kasi nga ano, hindi pa ako masyadong, Hindi ako masyadong fit doon, ang bilis ko na pagod. Kaya ano, tapos nag-away-away pa sa bus, yung mga ganyan, oh my God! Yung pala nag-away-away sa bus. Alam mo kung bakit nag-uunahan kami sa upuan? Ay, Diyos ko. Oo, basta nag-away-away sa bus. Grupo kami, matatapang yung mga kasama ko eh. Tapos nung dulo na, parang nasa unahan kami, inabangan namin yung bus doon pa lang sa winter minan. Sa pagdating ng mga kasabay namin, oh, nakasakay na sila. So parang, dito na kami, bawal nang mamili. Kasi medyo, mas ang haba ng biyahe. Mapabalikan ng Maynila, tapos nasa dulo ka ng maliit na bus. Oh, parang, Ayun lang, yung mga ganyan. Pero syempre, hindi na tayo palaaway ngayon. Pero so, sa Pilipinas, sa kapag ano ka, Luzon, di ba? Visayas, oo. Mindanao. Hindi pa. Ikaw na kapag Mindanao ka. Oo, napunta ako. Mindanao pa rin ba ang Iloilo? Hindi, Visayas. Visayas siya, oo. Davao and Cagayan de Oro. My gosh, oo. Sorry po, taga Mindanao. It's not too late. Hindi pa talaga. Nakakaya ako, no? Di ba nakapunta ng Mindanao? Ako nagustuhan ko ang ano Davao. In fairness, nung pagpunta ko the first time. Sabi nga daw, oo, Davao is beautiful. Ang dali kumuha ng taxi for one. Napakadaling kumuha ng taxi kung nagta-travel ka talaga on your own na hindi mo alam kung saan sasakay. Tapos lahat sila may resibo yung taxi. Wala akong taxi na naranasan na walang resibo. Meron sa Maynila, Char. Sa Maynila. Kaya ba, so parang pagdating ko na parang, oh my God, ba't ayos nila dito? Ba't parang sila may ganyan. Resibo? Oo. Tapos, ang ano ko pa syempre pagkain ng durian. Oo. Sarap. Mabaho lang. Mabaho lang. Hindi, mabaho siya kapag hindi mo siya kinakain. Pag kinakain mo na siya, hindi na siya mabaho. Ano ang difference sa marang? I'm sorry. Actually, hindi ko alam kung ano yung marang. So, hindi ko alam. Parang ganun din siya kasi sabi nila may amoy nga doon na paghita sa plane or sa meron bus. Din akong unforgettable experience sa Davao. Kasi meron dong restaurant na doon kami nag-dinner. Kasi for work, ako nagpunta the first time. Na, ano, may katabi siya na parang tunnel pang tourist. Sabi, para saan yung tunnel na yan? Hindi naman siya yung tunnel na gagapang ka. You can walk through it. Ganyan. Nung Japanese period daw, parang dun daw nagtago yung mga Hapon na ayaw magpahuli sa mga ano, parang ganyan. Oh. Parang papasok siya ng bundok or something ganyan. So sabi niya, oh, so pwede siyang tingnan. So sabi niya, yes ma'am, pwede pong umano. Eh, gabi na nga yun. So punta kami, kinaladkad ko pa yung boss ko. Yung boss ko pa noon at the time was around siguro 70 something na ganyan. Ano, sama naman ng matanda. May isa pa akong office mate na kasama. Picture kami sa loob. Yung pagpasok mo, madilim. So parang yung ambiance niya, yung parang dito na tayo ang mga Hapon. Yung ganyan. Tapos may mga statue pa na mga naka-crouch na Hapon. Yung mga, yung parang ma-feel mo yung experience na dito sila nagtago, na may table na nakakumpol sila doon. Yung ganyan. So ako naman, si ate, pa-picture ko yan, nakikumpol ako sa mga Hapon. Yung ganyan. Tapos habang nagagano kami, nabatay yung ilaw. Shit! Cellphone, ilaw! Huh. Balik tayo dun sa entrance kasi wala nga ang ilaw. What the hell? Akala nung
guard. Lumabas na kayo. So yun. Wait, yung guard sa labas. So parang ano niya, wala nang tao. Yun pala. Akala niya wala nang tao. Kasi magko-close na yata talaga sila. Magko-close na. Sinara niya yung pinto. Nakalock yung gate. So alam mo yung feeling mo na ito yung tunnel. Tapos talagang may pare kong ganyan. Tapos may gate. Talagang nakapadlock siya. So parang, oh my God. So syempre, Google ako ngayon yung phone number ng restaurant. Kuya, nakalock po kami sa loob. Bakit yung mo kami iniwan din? Oh my God. Ang tagal bago dumating nung may susi. Sabi ko, ang saya na ka ng Davao. Ginanito niyo pa ako. Oh my God. I still have pictures nung nagpo-post-post ako sa mga hapon na statue. Not knowing na ganun yung mangyayari sa akin sa loob. Very nangyari. Nakakaloka. Paano ko nag-uwi? Yun na nga. Yun na nga. Isip ko po din may tao pa doon sa restaurant. Huwag na mag-overnight ganyan. Ay, yeah, sige, may dadagdag din pala. Speaking of mga ganyan, mga memorable din. Ako, mag-corregidor ka na ba? Hindi pa. Taga-Cavite pero hindi mag-corregidor. Oo, hindi naman. Ako naman, ano, nakwento ko pa sa'yo yun. O sa, ano, na late na lang din ako nakapag-corregidor. Ito pa yung nakakatawa kasi corregidor, na-try lang namin yan dahil mayroong parang marathon. Well, hindi ako sumali. May 10K ganyan. Tapos meron akong dalawang friends sa office na sumali. Tapos, tara, ano tayo, corregidor. So, yun yung first time mag-corregidor. Ah, okay, sige, maganda naman pala. Di part ng bayat ay tour, ganyan. Di sige, pasaya. Okay, yung island, ganyan. Tapos, for some reason, that same year, yung office namin na team building. Mm-hmm. Doon. Mm-hmm. Tapos, ang nangyari, the next 4 years, lagi na kaming nasa corregidor. So, kami naman parang, hindi pa din nagsasama sa corregidor. Tapos, each time, kasi yung office ko before, alam mo naman, yung local staff, mm-hmm, they stay. Yung foreign na mga, co-workers, ang nag-iiba-iba. So, for them, it's always a new experience. Uh-oh. Tapos, team building pa, so, ma-justify naman na official. So, kami parang, each time na lang, siya may kasama yung tour. Tapos, yung tour guide, siya na naman. Memorize yun. Oo, tapos yung papakwiz siya. Huwag mga ganyan, taas-taas ng kamay. Pero yun, ano lang, siguro nga for a foreigner, exciting siyang malaman. Lalo na yung nag-tour doon, it's not so much naman, hindi siya yung parang maka-Pilipino talaga siya. Uh-oh. Just to put it that way. So, kahit yung mga foreigners, ma-feel mo na. Kinukwento lang na yung nangyari, both Americans and the Japanese, and of course, the Philippines. So, punta ka, let's see, Mars. Oh, ngayon, bukas na ata siya. I think bukas na siya ulit. I'm sure. Actually, ako curious nga ako kasi yung lolo ko on my mother's side, pag tinitrace kasi ako ng ancestry, doon siya galing. Doon siya galing. Corregidor. Oh, as in doon siya lumaki sa island. Kaya sabi ko nga parang, saan doon? Parang kasi ngayon alam mo na lang siya as yung correct. Eh kasi nga, wala naman yung fortress ng diba? But can you imagine kung doon ka nakatira, Kaya doon ako nakatira. So, kaya saan ako nakatira doon? Kasi syempre yung thinking mo ngayon is the corregidor na tinuturi. Yung tinutur na. Yun, may mga ganun din yun, yung mga, yun naman yung tunnel na nagka-crouch ka, tapos mga wala namang nasasaranggit. Yung nagka-tunnel nga dito sa Cavite, di ba, ano nga yung tao sa tunnel na yun, hindi naman pa ako nakakadaan doon. Kaibiyang. Ayun yung Kaibiyang. Na yung unang, diba, dami na papapicture, tapos yun yung unang. Bawal na ngayon . Ay, bawal na. Bawal na magpicture. Kasi nagka-traffic, tapos yung trash, dam. Oh my God, mga Pilipino naman, nakakaloka kayo. Pero nung unang ang initial impression ng mga tao, parang malinta tunnel. Kasi yun yung malinta tunnel sa corridor. Parang ganun kasi yung entrada na, sayang, di pa nga po picture, bawal na pala. Oo, bawal na. Meron na lang silang yung mga spot na may view na pwede kang doon magpa-picture, pero hindi doon sa tunnel itself. Favorite mo? Actually, wala na rin kasi naman ako masyado napuntahan. Di yung Iloilo. Wala naman ako masyadong memorable experience sa Iloilo. Cagayan de Oro, saglit lang din kasi ako doon kasi for work lang siya. Parang, 2 nights lang yata. Tapos hindi naman ako nakapagkala. More of kain-kain lang. Oo nga. Ako hindi ko lang. Pangarap ko yan. Yan naman ang sige. Yan ang bucket list. Mindanao. Actually, wala namang nagbabawal. Lang din. Hindi mo siya trivia. Pero siguro, part of the reason why hindi. Parang siyang out of the question. Parang ganun. Kasi yung dati kong pinagtatrabahuan, parang may unwritten MA na we don't go to Mindanao. Uh-huh. Hindi naman siya super bawal. Pero basta alam mo na yung if something. Pero before nga, ako kasi may misconception din na yun nga if it's Mindanao, it's scary to go to Mindanao. Ganyan. Kaya hindi din ako nagpupunta kahit yung may work. As much as possible, I beg off na parang hindi na lang, next time na lang, ganyan. Pero hindi naman, ewan ko sabi. Pero when I
got there, parang, diba? Wala naman, hindi naman, ano, walang, isko, nag-enjoy nga ako sa Davao eh. Para yung magkakakulong ko. Yung magkakakulong mo sa tunnel, my God. Pero, Jensen nga gusto ko magpunta. Ay, yung parang, ano, ay, hindi pala Jensen yun, Cotabato pala yun, yung Lake Cebu. Dami kong na... Tapos nakapunta na rin ako ng... ano, Leyte, Tacloban. Ay, hindi pa. Tapos, na. Nakapunta rin ako ng, briefly, kasi nung nasa Leyte kami, nagpunta kami ng Samar. Kasi di ba yung dadaan San Juanico? San Juanico San ba Juanico yun? Bridge. Meron dong place, although I heard closed na raw siya ngayon, parang restaurant siya, Marjorie's Place. Ewan ko kung may nakapunta na sa inyo doon before. Ang ganda lang ng restaurant kasi overlooking siya ng view. Marjorie's. Parang foreigner yata yung may-ari before. Oh. Ay, ano, Bicol. Actually, buong family ko nag-Bicol, iniwan ako. Ay! Nag-attend sila ng wedding ng yaya ng sister ko. Ang sweet naman, mm-hmm. The entire family. Oo. Iniwan ako kasi nagtitisis ako, bahala ka doon sa thesis mo. Oo, oh, bahala sa thesis mo, attend kami ng... Oo. Makikita mo na lang yung mga pictures nila. Nandun sila sa may, ano, Mayon, yung mga ganyan. Oo, yung Mayon. May mga ganun-ganun sila. Pero ako, nakaluyo ko sa computer. Oo. Nakakatawa nga yung Mayon kasi ano, well, unang punta ko doon, ano din eh, para may fun run din. Tapos, syempre, ano-ano na, kasama na yung tour. Tapos, yung pangalawa with office friends, ang chika nga, sino may nagsabi na, ano, pumili daw ng hotel or lugar na overlooking yung Mayon. Tapos may nagsabi, no, nung nandun na kami, sabi niya, pag nandito naman ho kayo, kahit nasaan, makikita nyo yan. Tapos true enough. Kahit saan? Oo nga pala, ayun siya. Siguro talaga may spots lang na, oh, mas ano siya, mas prominent. Pero oo nga, kahit nasaan ko, makikita mo pala siya. Ang majestic talaga. May napuntahan din ako isa pang ano, Nueva Vizcaya. Medyo north. Nadaanan ko lang yan. Ano rin, work thing siya, pero naggalaning kasi kami. Ang ayoko lang talaga, ito, yun na yata yung pinakamahal habang biyahe na na-experience ko sa buong buhay ko. Correct. Yan pinakamahabang road trip ng buhay Isabela, ko. Isabela, Nueva Vizcaya, yan, ganyan eh. Mm-hmm. Kasi yan yung dinaanan namin ng Pasagada, hindi nag-through Baguio. Mm-hmm. Kaya lang, syempre, part siya ng package, para tiis. Ang dapat tagal nga niyan. Mm-hmm. Sobrang tagal. Inip na inip ako. Oo, magising. Eh, eto, pag mahabang road trip, nakakatulog ka ba? Ikaw ba yung masandal tulog? Ay, hindi. Hindi ka matulog yun sa biyahe? Ah, my gosh, ako. Trivia, papunta lang ako dito. Manila to Tagaytay, be, tulog. Oo, nagising ako. May office mate akong ganyan, yung kahit saan din yung mga tulog. Kahit nga jeep, ganyan. Yun nga yung sabi nila, delikado to. Yun, yung parang kasi, di ba, parang takaw sa snatch, ganyan. Or nakawang ka. Ewan ko ba, pag yung nauga-uga ka ng nauga-uga ako sa kagad. Anyway. Pero meron ka bang yung talagang gusto mong mapuntahan na hindi mo pa napupuntahan? Ano ba? Wala sigurong specific na lugar, pero siguro nga yung Mindanao. Sa Mindanao. Kasi yun nga eh, tama yung sinabi mo na ano, na impression kasi talaga yun eh, which is ano, a misconception. Mali talaga. Diba yun say, oh, Mindanao, magulo yan, may insurgency. Parang, well, you know, parts of it siguro. Oo, pero na, ano naman, there are places na you can go. Oo, pero my God, ang ano ng Mindanao, natatandaan mo yung laging ad ng Itbulaga, yung Dakak. Oo. Kasi di ba nirenovate na yun or something, nabalitaan ko siya nung kainita ng Aldab. Kasi di ba parang yun yung parang merong ano na siya, may parang Enchanted Kingdom something. Yes, di ba? Bakit hindi tayo pumunta sa Dakak? Nanonood ng Aldab. Oo, nanonood ng Itbulaga. Di ba? Maganda na yan. Bakit hindi tayo mapumunta ng Dakak? Dakak, baka naman. Pwede kami medyo mag-record ng season 3. Di pa ako nakakapag-meet. Hindi na ako kasi yun, di ba? Oo. O, di ba? Oo nga. Pero ako, ang gusto kong puntahan, Batanes. Ah, ayaw nga. Ako, I've been to Batanes. Nakapunta na ako, pero Batanes. Batanes. Oo, tara! Pang. Ang pinunta ko naman sa Batanes wedding, so it's very... Well, I nakapag-tour, pero very quick. Hindi talaga siya. But it was for an event. So, ayun, maganda nga din siya. Oo, maano siya. Sa Bataan. Bataan? Ah, oo, pero ano, it's some religious emerald. So, parang ako kasi road trip lang family din. Outing talaga. Kasi nung bata ako, may group of friends yung parents ko na pag summer, mag-outing kami together. Batangas, or yun. Tapos napunta kami yung Bataan. Sa ano, Montemar. Oh, yan yun. Yun. Tapos dun ako nakakita ng ano, parang kasi nung time na nagpunta kami, for some reason, kasabay ng eclipse. Tapos kita-kita namin yung eclipse, lunar eclipse. Oh my God, ang ganda. Tapos sobrang memorable sa akin kasi sabi ng tatay ko, tara, dun tayo sa beach, dun natin tingnan, ganyan. Na parang, oh, first time ko, bata pa ako, no, first time pa makakita ng eclipse. Nang tunay, oo. Tapos parang, woo!
But ano nga, no? Kasi yung tanaw mo yung nuclear power plant. Ang saya! Ang saya! Ang saya-saya! Ang saya-saya! Ako, marami naman na din akong napuntahan. Pero yung mo, either work or sa school. Dami-dami pa nating ano, hindi napupunta. Swerte. Gusto ko nga yung... May ganun na binibente. Yung para siyang lalagyan mo ng pin yung mapa ng Pilipinas. Lalagyan mo ng pin yung napuntahan mo na. Kasi may ganun din na pang world, eh, diba? Yung mga mahilig mag-travel. So, parang ano, bilang Pilipino, diba? Parang ang sarap na... Ang sarap na i-ano. Kaya lang yun, sabi mo, diba? Sa sobrang daming island ng Pilipinas, para ma-achieve mo ba siya? Parang hindi na pala 7,107. 7-2 something na siya. Ano yun? Tumutubo? Hindi ko maalam. Ano nangyari itong guys? O, kailangan nating mag-aral. Huwag tayong maniniwala sa fake news. I'm not saying it's fake news, but dapat nating ano, pumunta tayo sa ano, sources. Kung ano ang mga bagong islands sources na ito. Diba? Ganda talaga ng Pilipinas, guys. Oo. Travel din pag may time and resources. Totoo. Alam mo, yun nga eh, diba, because I used to work with foreigners and yung pagpunta kasi nila sa Pilipinas, it's most often, they chose it. Parang nag-bid sila to come over. So, minsan yun ang ano, tinatanong ko na parang, what made you decide? Siyempre, sasabihin naman din nila yung, you know, the people, and saka yung relationship kasi ng governments, to their government, na ganun. Pero, ako sabi ko, siguro kung foreigner ako, unang-unang mag-a-attract sa akin, yung shape ng Pilipinas. Nakatabi yung shape niya, di ba? Oo. Parang iba siya, hindi siya yung isang clump lang, isang malaki. Parang diba? Tao. Oo, nga parang siya nakahigang ganyan, di ba? Diba? So, parang ano yung sa Mimi, si Will Smith, yung nakaganon. Parang siya ganun. Diba? Can you imagine? Ako nga, feeling so, kung foreigner ako, yun palang, pagkita ko palang nung ano, parang ganda nitong shape na to. Dito nga ako pupunta. Kaya lang nakaganon siya sa Malaysia. Sa Malaysia pala siya nakaganon to. Sa Malaysia. Malaysia ba yun? Malaysia, parang mahira Malaysia. Mahira ako sa geography. Parang Malaysia eh. Oo. Ito nga, meron, ayoko yung joke, ano. Sa kota kinabalu, di ba dapat atin yun? Tsare! sorry, hindi. Ano yun? Ayoko magkalat ng fake news. Joke lang yun. Ay, naku, sa dami ng sa ano. Dami. Pwede pa tayong gumawa ng isang episode dito pag nakapag-alaw tayo. Oo, mag-ano na tayo pag nasa Dakak na tayo. Punta kami ng Dakak, pupunta kami na Batanes. O, diba? Social. Oo, why na? Fandesals Travels. Oo, Fandesals Travels. Ay, gandang hashtag, no? Bet! Oo. Sige, next time. Next time. Kung may mga napuntahan kayo na hindi namin nabanggit, na gusto nyo puntahan din namin, malay mo, yun na yung next Dakak namin. Oh. May video ng kasama pag nagdakak. Oo nga, yes. Or if you have also been to our favorite places na nabanggit namin, let us know. Oh, share nyo naman yung experiences nyo. Naman. Baka may mga na-try kayo na hindi namin na-try dun sa places na yun. Para pag bumalik kami, try din namin. Of course. Diba? So, dun natin syempre yun, i-message sa aming Twitter at The Fandesals, sa Instagram at Fandesals, and sa Facebook at facebook.com/Fandesals Podcast. Yun. So, tapos na naman ang isang episode. Yes! Episode 10! Episode 10! Thank you. Thank you everyone for listening. And yes, sana balik kayo for the next episode next yes week. Yes! It's going to be an exciting one! Ay! Yes! Grabe, kalandian! Yes! Uh-oh. Thank you, thank you! Thank you everyone and bye-bye! Bye!